Hi guys, welcome back to my channel. This abi niyo na naman po. For today's video, makikita niyo dito sa likod ko. Meron tayong diamond design dito. Butterfly design, tapos may flower design na balik sa baba. Ituturo ko yan sa inyo, sobrang dali lang ito guys. Bali, ito nga palang video to na ginawa ko ito is part 2 na po ito. Kung gusto mo mapanood yung part 1, ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba sa description. Sobrang dali lang ito guys, kaya huwag na natin itong patagalin. Tara! After nyo makabit yung tablecloth nyo, dito sa corner, mga space na kayo ng 1 inches. Gagawa lang tayo ng dalawang pleats, at least nasa 3 inches kada isang pleats. Ito guys, gagawa lang kayo ng dalawang pleats. Tapos, mag-space lang kayo at least nasa 10 inches. Pero depende po yung sa table nyo kung gano'ng kahaba. Ito, 10 meters lang to. Ito, 2 meters lang to. Itong paglalagay nyo ng pleats, depende sa inyo kung mas malalapit or mas malalayo. Pwede naman kahit anong gusto nyo space. Basta magiging pantay-pantay lang siya hanggang yung sa dulo. Pwede nyo na siyang sukatin. Maglagay na kayo ng marker kung saan kayo maglalagay ng pleats. Para makikita nyo kung pantay talaga. Tapos next, space lang kayo sa akin. Dadangkalin ko na lang yung sa akin. Sandangkal lang. After natin makapaggawa ng pleats guys na ganito, sunod nyan, magkakabit naman tayo ng pangalawang kulay natin. Ipapatong lang natin dito sa red. Yan. Tapos makikita nyo yung unang pleats natin. Ipapaloob lang natin siya. Pintay dito. Tapos, tapos ito yung pleats na nauna. Ipapasok natin siya sa loob. Yan. Eto. Andito siya sa loob. Ipipin lang natin. Yan. Eto na yung pleats natin na nauna. Papalaman lang natin siya. Dire-diretso lang yan guys. And after natin matapos guys, yan hanggang dulo makikita nyo, tapos na natin. Sunod natin gagawin ganito. Kunin nyo lang tong isa. Fold nyo lang na ganito paloob. Yan, fold lang natin na ganito. Parang nung una natin ginawa. Hanggang dito lang ulit. Parang may allowance lang kayong konti. Tapos ipipin nyo lang. Ito siya. After nyo maipin guys, kukunin nyo naman tong red. Yan.
Kagaya ng nauna nating tutorial, ganun lang din. Pipin nyo lang siya. Yan. Tapos, lagyan nyo siyang diamond design. Ganyan, diamond. Eto. Ganyan na yung magiging design yan. Tapos, dito naman sa baba, kukunin nyo yung kapartner nito. Fold nyo ulit siyang ganyan. Hanggang dito lang sa may laylayan, mga may space lang na konti. Tapos pin. Ito na siya, nakapin. Tapos kukunin nyo naman yung red. Ito yung pleats ng red. Ang gagawin nyo, kukunin nyo itong sa pagitan. Fold lang kayo ng konti, mga ilang piraso lang. Yan. Pag na-fold nyo na, lalagyan nyo ng pin. Yan. Pag ganon, tapos balik nyo. Tapos etong white, kunin nyo. Yan. Tapos ipitin nyo siya dito. Ilalak nyo siya dito. Yan. After nyo makuha yung red, bubuksan nyo lang siyang ganyan. Yan, ganito. Parang may flower lang siya sa baba. Eto, ganyan o. Flower design. Tapos, eto yung kanina. Bali, alternate lang. Tapos, eto. Diamond. May butterfly dito. Tapos, flower design na maliit. Dire-diretso lang yan hanggang doon sa dulo.
At yun na nga guys, natapos na ulit tayo sa isang araw na tutorial. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na dalawang uri ito, dirty white or cream, tapos red. Tapos diamond design na may butterfly design, tapos may flower design dito. Sobrang dali lang nito guys, sana nakuha nyo yung tutorial. Kung hindi naman, please comment down below na lang para matulungan kita sa sunod kong video. Tapos yung table po natin ginamit, 2 meters po yan. Tapos ito, ginasil po yan. Tapos yung red dirty white, tig 12 yards po yan. Yun guys, sana nakuha nyo yung tutorial kaya yung sinasabi ko. Kung hindi naman, please comment down below na lang. Salamat sa panonood, huwag nyo pa rin at huwag nyo kalimutan mag-subscribe.